Oh, sarap ng ulam ko ngayon. Tuyo! Yum, yum. Hello, mga katropa. Today, we are talking about... The Book of Enoch. This is a book review. Okay, so naipadala ko na yung ano, yung balikbayan box para sa mga katutubo. Ayos! It's Nern TV! The First Book of Enoch from the God Culture, a book review. This book is adapted from the 1912 original translation by R.H. Charles from the Ethiopian texts. Compiled, edited, commentary, maps, and researched by Timothy Schwab, Anna Zamoranos, and the God Culture team. Warning lang po, hindi lahat ng Book of Enoch na lumalabas ngayon ay pawang katotohanan. Karamihan po may mga kasinungalingan na nilalaman. Kaya ingat lang, baka naloloko na kayo. So, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Umpisahan na natin 'to sa contents. Una po nating pag-usapan ang contents nitong librong ito. Ang first 78 pages po nitong librong ito ay ang forward introduction ng author, si Tim Schwab. Ang suggestion ko, basahin ng gusto itong first 78 pages na to tungkol sa author para mabigyan ng direksyon ang inyong pagbabasa. Kasi kung kulang ang inyong pananaw o mali ang inyong pundasyon, hindi ninyo ma-interpret ng tama yung libro. So, importante na basahin ninyo itong first 78 pages na to para meron kayong magandang pundasyon para maintindihan ng gusto ang libro. May kasabihan ng mga computer programmers, ang tawag nila dito ay GIGO or garbage in, garbage out. Ibig sabihin, kung mali ang intindi ninyo, mali din yung pananaw ninyo, ganoon yun . So garbage in, garbage out. Mag-iingat kayo na ang librong binabasa ninyo yung tamang libro, kasi kung mali yung binabasa ninyo, mali rin yung papasok sa utak ninyo. Okay, so the next portion of this book is the actual translation of the first book of Enoch. The translation was done by R.H. Charles in 1912. So matagal na po itong librong ito, pero bihirang mabuklat ng tao kasi hindi nila alam kung ano itong first book of Enoch na ito. Pero matataka siguro kayo bakit Ethiopian texts ang pinanggalingan. Kung inyo pong maalala ay ng pagkatapos ng pagkamatay at pagkabuhay umuli ng Mesaya ay natapos na ang gawain ng mga Levites. At ang nangyari ay sila po ay tumakas na palabas ng Israel pagkatapos nung panahon na yon, at napunta po sila sa Ethiopia. Ang Ethiopia po ay Africa. At nung panahon na yon, pag sinabing Ethiopia, Africa yon. So, yun po ang nangyari sa mga Levites. Kaya po merong mga texts, yung mga Ethiopian texts na galing doon, kasi yun po ay mga kasulatin din ng mga Levites noong araw. Unfortunately, kahit po itong mga Ethiopian texts ay defiled na rin, ibig sabihin pinag
pinakialaman na rin ng mga tao. Kaya hindi po lahat ng galing sa Ethiopia na tinatawag nilang Ethiopian text ay may katotohanan. Katulad po ng Holy Bible ng mga Katoliko, yun po ay defiled na rin. Pero hindi po lahat. Ang unfortunately or fortunately, si R.H. Charles nagawa niyang i-translate yung mga ibang parts ng Ethiopian texts around 1912. So, yun ang good thing. The book starts with section 1, the Book of the Watchers. And in this section, you will read the following: the parable of Enoch, the fall of the angels, dream vision of Enoch, and Enoch's journey through the earth and Sheol. Ngayon, parable. Ano ba ang ibig sabihin niyang parable? Ang ibig pong sabihin niyan sa dictionary is a story that is used to illustrate a moral or spiritual lesson. So basically, ang dinidefine ni Enoch dito ay ang spiritual lesson na kailangan nating matutunan for our salvation. At ano naman itong salitang Sheol? Basahin nyo na lang para maintindihan ninyo. And finally, what are these watchers? Ang mga watchers po, ito po yung mga fallen angels. Basahin ninyo ang libro para maintindihan ninyo. Section 2, the Book of the Parables of Enoch. At this section is divided into three parts: the first parable, the second parable, and the third parable. So, meron pong tatlong parables dito na importanteng mabasa ninyo para maintindihan ang ipinaaabot sa atin ni Enoch. Section 3, the Astronomical Book, the Book of the Courses of the Heavenly Bodies. At ang unang-unang topic dito ay ang The Sun. At dito ko po kinuha yung kalendaryo na ginawa ko, The Sun. Dahil dito po dinidescribe ang pag-ikot at pag-rise and sunset ng araw. At dito rin yung mga lunar years, everything. At actually, ito pong section na to marami pong misinterpretation na nangyari dito dahil unang-una ay walang kaalaman yung mga tao na nauna sa atin kung paano maiintindihan itong kalendaryong ito. At bukod pa doon, ito pong section na to hindi po binabasa ng mga ng mga non-believers kasi hindi po nila ina-accept o hindi nila kayang tanggapin itong mga paliwanag na to ni Enoch. Anyways, importante na basahin ninyo ito dahil itong explanation na to basically magpapaliwanag sa inyo kung bakit ang buwan ay hindi pwedeng gamitin para isulat ang kalendaryo. So basically, ang lunar year po ay hindi pwedeng gamitin kasi ito po ay 10 days too short according to the Book of Jubilees. Section 4, the Book of Dream Visions. Unang part nito ay ang first dream vision on the deluge. Yung dream vision ni Enoch tungkol sa flood, Noah's flood. Okay, before mangyari itong deluge ay nalaman na ni Enoch sa kanyang dream vision ang tungkol dito. At
ito po ay isinulat niya at ito po ay ipinasa kay Noah. Kaya alam ni Noah ang tungkol sa deluge. Sa second dream vision ni Enoch ay napanaginipan niya ang tungkol sa history of the world from the time of Adam until the founding of the Messianic Kingdom. Kailangan mabasa ninyo ito para maintindihan ninyo ang tungkol sa Messianic Kingdom. It is called the New Creation, kung saan ang buong mundo ay magbabago at ang ating mga katawan ay mag-a-upgrade. Ika nga. It is said in the scriptures that in the final judgment, all the righteous spirits will gain a new body, a body that shines sevenfold better than our present bodies right now. So, yun po ang ating dapat na abangan. It is unfortunate, pero yung pong ating concept of inclusiveness or inclusivity ay hindi po applicable dito sa salvation, dahil in salvation, only the righteous will receive salvation. Only those that are deemed righteous, at least. And for all its worth, okay, it can never be called inclusive. It's very exclusive. Exclusive only to the righteous. We now come to the last section, section 5, the Epistle of Enoch. Ano ba ibig sabihin ng epistle? Ang ibig sabihin po niyan ay letters or sulat. Sulat ng isang tao para sa isa pang tao. Ganun po yun. At ito po ang section na kung saan nakasulat ang mga admonitions ni Enoch para sa sangkatauhan. Isa po dito sa mga nakasulat dito ay ang The Apocalypse of Weeks, Enoch's Seven Weeks. Iyan po ay patungkol po yan sa prophecies. Okay? At yun po ay yung history ng buong mundo. Magandang section itong section 5, very comprehensive. Ang suggestion ko ay basahin niyo po ito. Kahit ako, hindi ko pa nababasa lahat ito eh. Thanks to the God culture, yung iba rito na-explain na nila eh. So, panoorin nyo rin yung yung mga videos nila kasi magaganda yon. It's all about the truth. Isa pong magandang basahin dito sa section 5 ay ang tungkol dito sa Elohim and the Messiah to dwell with man. Ito po ay patungkol sa final judgment and then the new creation wherein the kingdom of heaven goes down to earth and the Almighty will dwell with man. At yun po ang huling prophecy until the new creation. In conclusion, it is a sad truth. Totoo na ang mundo ngayon ay nasa isang great deception. So great that it is biblical indeed. Ang mga nakasulat sa aklat ni Enoch ay nagkatotoo na noon pa man hanggang sa katapusan ng ating mundo. The world as we know it, lahat ng yan isinulat ni Enoch. Isinulat niya para sa pangkasalukuyang henerasyon, tayo. Yun po ang misyon na ibinigay kay Enoch, ang ituro sa mga susunod na henerasyon ang mga kaalaman na ibinanyag sa kanya ng mga archangels, ang mga kasamaan sa mundo na magdadala sa karamihan ng sangkatauhan sa kasamaan. Thank you.
So, I rate this book 5 stars. Lahat ng tao sa mundo dapat alam to at mabasa ng buong sangkatauhan. Ganun pa man, ang mga kalaban ni Yahuwah ay hindi tumitigil sa pagtatago ng katotohanan at gagawin nila ang lahat ng yan hanggang katapusan ng mundo. Ang good news, hindi sila nagtagumpay kasi meron tayong kopya ng aklat ni Ino. Itinakda ng Panginoon ito para sa atin, para sa present day end times. Kung gusto ninyo ng kopya ng libro na to, bumili kayo ng aklat na to sa Amazon o sa Lazada yata o kung saan. Pero kung ayaw ninyong gumastos, pwede ninyong i-download ang full copy nitong Book of Enoch na to sa e-book. For free, walang bayad, libre. There you go mga katropa. Gawin ninyo ang lahat para malaman ang katotohanan at makamtan ang pamana ng Panginoon sa atin, ang tinatawag na new creation. Hanggang dito na lang mga katropa. See you in the next video. So ano pa ang hinihintay nyo? Click on the like button mga katropa. At mag-subscribe na rin kayo para masuportahan ang aking channel. And lastly, don't forget to click on the notification bell. Thank you!